guys, and welcome back to my channel. Dito. Show mo dito ba? Dito. Hi guys. So for today's video, tayo ay mag-unboxing. Daddy, I'm going to take this one. So ngayong may in-order ako, which is yung Kirsten. So, pinapakita niyo. Bumili kasi ako nito. Ayan. Tine-testing ko sana. Kasi mali ata yung cord na nabili ko. Kaya, hindi siya umaandar. So, papatingin ko muna kay Habibi kung paano to gamitin. Kasi, binilan ko siya din ng mga cord. Pag okay na yun, doon ko ipapakita sa inyo. Doon natin siya gagamitin. At, eventually, siguro, i-review natin. So, for today's video, ang ating i-review ay ang aking biniling sterilizer. So, ayan yung binili kong sterilizer, which is from Haenim Smart View. Ayan. So, UV LED sterilizer siya. Ayan. The reason I got this is, sa mga gamit ni Kirsten, like particularly yung mga bote niya, oo, dumededi pa si Kirsten, pero we're slowly weaning her off. Pero for the meantime kasi, dahil nag-grow pa naman yung mga bones niya, kaya hayaan muna namin siya dumede. Tsaka pag gabi na lang din naman siya dumededi. Ayan ang aking baby girl. So ayan siya. I got, papakita ko sa inyo guys ha. So kakarating lang niya. As you can see, sealed pa siya guys. Listen! So, sealed pa siya. Open! Ready to help you! Yes. Ready to help open! You. Yeah. That's it, I'm ready to help you! Ayan siya guys. So, pag open mo, meron siyang cord. So, yung dahil binili namin siya dito sa Australia, so yung cord niya is already an Australian socket. Tapos, ito. I want it, I want it. Okay. Ito pala yung rack niya. Saka yung manual. So, a-assemble natin siya, guys. Open mo. Ayan. So, ayan siya guys. Kulay pink siya sa harap. Naka-plastic pa siya. Pasensya na sa sa kalat. Yan yung desk ko kasi. So, ayan siya guys. So, meron siyang apat na function. Auto, dry, UV, and storage. So, ayan. Pasensya na sa kalat sa likod. So, pink siya guys. Ayan. So pretty. Grabe. Tapos pag binuksan mo siya, ayan. Ganyan siya sa loob. Ayan. So para siyang mini fridge. Ayan. Saan mo siya? Drying rack. Ayan. Silver siya na merong tatak na hanging. Tapos meron pa siyang dalawang ganito. So, doon lang muna namin siya nilagay ng samantala. As you can see, makalat po ang aming bahay at the moment. Kaya, hindi pa tayo prepared. So, lalagay na natin siya. So, ayan siya. Pagkalagay ng wrap. So, meron siya isa dito. Isa dito. Tsaka yung salaan. So, pag sinala mo siya, diba? Ang ganda niya talaga guys. Kulay pink. Kuha niya yung gusto ko. Pink na pink. So, ayan. Ito yung water bottle ni Kirsten. Pag nag-school siya. Hindi yung mga tubig. Ayan. Inis ka lang siya. So, ayan yung water bottle ni Kirsten. Nabubura na. Sobrang dami. This is from Japan.
bigay ni Mama nung pumunta si Mama galing Japan. Ito yung dalawang maruming bote ni Kirsten. Tinisan ko lang tapos patry na natin itong ating Haenim. Ito yung sterilizer na ginagamit namin pang linis kay Kirsten mula nung baby siya. So ito from Aven Philips. Binili ni Papa dun sa friend niya. Galing US ata yung friend niya noon. Tapos, in-order niya to. So, ayan. Tagal na nito. Matanda pa kay Kirsten. So, lilinisin lang natin dito. Ang ginagamit kong panglinis ng bote ni Kirsten is ito. Postor na ano, ultra-sensitive. Tapos, fragrance and colorant free. So, ito. Ito talaga yung ginagamit kong panglinis sa kanya kasi sobrang mura na siya at the same time ano siya very friendly. Ito. Tapos syempre panglinis lang ng bote, scrubber. So ayan, bubuksan na natin siya guys. Sinaksak ko na siya. Ayan. Ganyan pala siya sa loob. Ang ganda ng ilaw niya. Siya na kayo guys kung naririnig niyo si Kirsten sa background. Naglalaro kasi siya kaya ayan, tara muna. Try natin yung auto na 30 minutes. So, yun na. Ma-under na siya. So, meron siya na auto na 30. Meron siyang 50. At meron yung 70 minutes na cycle. Tapos, yung dry niya, meron 30, may 50, at may 70. Tapos, yung UV naman niya is 10 minutes, may 20 minutes, at ano, tapos yung storage. Itong storage niya, so kung hindi naman ginagamit yung mga bote ni Kirsten, every hour nag-aano siya, nag-sterilize siya. So, dahil dalawa lang naman yung nilagay natin, gagamitin natin yung 30. Yung temperature, I believe it depends sa temperature, current temperature ngayon. Tapos unti-unti siyang mag-rise up. So, ayan siya guys, diba? Hindi siya ganun kaingay. So, ayan ang aking bagong sterilizer. So, binili ko din to kasi bumili ako ng mga washable na face mask. So, i-UV natin sila. Ayan. So, ayan siya. Ayan ang aking bagong ano kaartihan, sabi ng asawa ko. So, ayan na. So, hintayin lang natin silang ano, malinis. I guess matapos yung cycle. Tingnan natin kung talagang properly dry ba. So, bigyan ko lang kayo ng overview ulit ng aking bagong Haenim. Ang ganda niya guys. Super cute niya. Kasi pink siya. Makakabili kayo ng iba't ibang kulay nito. So, it comes in different colors. Tapos, I believe meron tong may Bluetooth capability. I think for this one, wala ata siyang Bluetooth. Kasi, nung tinignan ko, merong parang nakalink na no Bluetooth availability. I-link down ko na lang din pala sa description kung saan ko siya nabili. So, ayan. At kung magkano siya. So, ayan. Bago ko to binili, guys, ano, nagko-contemplate ako kung ito ba o yung Xiaomi na sterilizer din. And so far, ito, ayun. So, marami naman daw gumagamit nito at maganda daw siya talaga. Tsaka, tinanungan ko yung friend ko na, ano, na galing Korea. Hi, sis Erma. So, ayun, tinanungan ko siya. Maganda naman daw tong brand na to. Kaya, talagang masasulit ko siya. So, ayun. Bukas, maglalaba ako. Maglalaba din ako ng mga face mask. Tapos, to try natin i-sterilize dito. Para pag
lalabas nga may ready to go na. Diba? Nating matapos itong cycle niya and tingnan natin kung ano ang itsura at ano ba ang amoy. Siyempre, diba na na-UV siya sa UV light. Tingnan natin kung may amoy ba o walang amoy. So, ayan guys. 8 minutes na lang siya. Nag-blue na yung kulay ng ilaw sa loob. So, ayan na yung sterilizing ano niya, mode. Tapos, ayan, 25 degrees na rin. So, mainit na siya sa loob. Kanina, di ba, 18. So, ngayon, 25 na. Ayan, so, excited na ako makita kung ano ang kakalabasan ng ating, ano, in-sterilize ng mga bote ni Kirsten. Kaya late ako bumili ng ganito. Kasi noon, hindi ko siya nakikita para gamitin. Kasi nga, bumili si Papa nung event ni Kirsten. Pero ngayon kasi, lalo na dahil COVID, so magagamit namin siya to sterilize other things. Kasi pwede mo siyang gamitin, not only for the bottles, pero mga gamit like laruan ni Kirsten, ganyan. Yung mga, lalo na si Kirsten ngayon, minsan nagsusubo-subo siya ng mga toys. Tapos na ang ating sterilizing, tapos na siyang na-sterilize. So bubuksan natin siya ngayon at titingnan. Ayan guys. Wala siyang amoy. Parang amoy bago lang. Alam mo yung pagbumili ka ng bagong gamit. Ayan. So, iiwan muna natin dito yung mga bote ni Kirsten. Kasi, meron pa naman siyang mga malinis na bote. So, ayan. Diba? Ang cute niya. So, ayan. Ito nagtatapos ang ating vlog at unboxing ng Haenim Smart Air na Sterilizer. Inaayos lang sandali na yung hubby. Ayun siya. Pinwesto namin dun. Kasi daw hindi bagay dun sa tabi ng toaster tsaka na espresso machine. Kasi nga, iba daw yung kulay. Masyadong girly. So, minug ni hubby dun sa sulok. Like, share, and ano, subscribe na kayo sa aking channel. And hopefully, I will see you on the next vlog. May mga hinihintay akong Hello Kitty products na i-review. Kaya, stay tuned na lang kayo. So, thank you again. Bye!